Welcome back mga bro, nandito na naman tayo para makapag-share ng mga panibagong tutorials patungkol sa ating mga motor. Una sa lahat mga bro, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil mayroon tayong mabuting pagkakataon na pinagkakaloob para makapagturo tayo ng mga panibagong kaalaman, panibagong tutorials patungkol sa ating mga motor. Bala ngayong araw mga bro, magkakabit lang ulit ako ng, ayan, so magkakabit tayo ng voltmeter sa D150 naman mga bro kasi medyo marami na ang nagre-request. Actually mga bro, marami na akong tutorial nito. Meron akong tutorial nito sa Mio kung di ako nagkakamali. Meron din sa LS135. Tapos kayo mga bro, magkakabit tayo sa DL150 mga bro. Yan. At yan, para maikli lang yung video natin mga bro, bago natin upisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin. Ang unang gawin natin dyan mga bro, tanggalin muna natin yung mukha ng DL para makita natin yung pagkakabitan natin ng voltmeter. So yan, tanggalin na natin. Yan, tanggalin natin yung sakit. Kung nakita nyo mga bro, natanggal na natin yung mukha niya. Ngayon, ihahanap naman natin ang pwesto kung saan magandang ilagay itong voltmeter mga bro. Kung nakita nyo mga bro, mayroong turnilyuhan yan, di ba? So pwede natin iipit dito yan, sa side mirror. Dito kaya. Pangit. So pangit. So bali mga bro, ang gagawin natin dito, so tatanggalin ko tong ano to. Ito, dito ko na lang siya ilalagay. Yan o. Sukat naman siya, di ba? So ang gawin natin dyan mga bro, kung nakita nyo tong bolt na to, ayan, so tanggalin ko yan. So dito na lang ako maglalagay. Yan, tapos mga bro, yan, nilagay tayo ng washer, tapos, pasok na natin to, diba mga bro? Simple mga bro, kayo na lang bahala mag-isip mga bro kung saan nyo gusto ilagay ito yung voltmeter, nasa inyo na yun mga bro. Pwede rin dito mga bro, pwede rin dyan sa kabila, yan, pwede rin dito, kahit saan mga bro, depende na sa inyo, bahala na kayo mag-isip, o bahala na kayo mag-lagay. Yan, pitan lang natin. Tapos alalay lang mga bro sa paghigpit ha, kasi baka mabasag, plastic lang kasi to eh. Baka mabasag eh. So ayan. So ayan mga bro, kung nakita nyo. So okay naman. Tapos ang gawin natin dyan sunod, ayusin natin tong wire nya. Pagagapangan natin yan. So yun mga bro, kung nakita nyo, napagapang na natin yung ayan, nakabitan natin yung voltmeter, tapos yung wire, so pinagapang na natin, so i-splice na natin yan. Ngayon, saan ba natin ikakabit yan mga bro? Sabi ko nga sa inyo, kung nakita nyo yung mga tutorial natin, itong yan, yung kulay pula, yan ang positive, yung kulay itim, ito naman po yung negative. So napakadaling ikakabit nito mga bro. Sabi ko nga sa inyo, isa ito sa pinakamadaling gawin pag magkakabit kayo ng voltmeter sa inyong mga motor. So hindi nyo na kailangan ipakabit ito sa iba mga bro, kayo na lang gumawa nito, kayang-kaya nyo naman to. Saan nga ito ikakabit mga bro? Ayan, positive na yan, ikakabit natin yan sa accessory wire. Ulitin ko, alin ba yung accessory wire? Ngayon, para makita natin yung accessory wire mga bro, hanapin natin yung ignition switch. Ano ba yung ignition switch? Yung ignition switch mga bro, ito yung ating susian. So hanapin natin susian, yung socket nya, ito yan. Ito yan. Op. Ito yan mga bro. So ito yung ating ignition switch mga bro. Kita nyo, tanggalin natin yung tape. Maraming kasing electrical tape eh. Yan. Yan. Tanggalin muna natin. Kung nakita nyo, natanggal na natin yung tape. So i-disregard nyo lang nakikita nyo. Kung nakita nyo kasi, naka 4 wires yan, di ba? Meron tayong black-white. Pero wala yan. Ang bali, ang ginamit ko lang dyan mga bro, is yung kulay red tsaka yung kulay black. Bali, yung kulay green tsaka yung black-white. So, wag nyo nang pansinin yan kasi wala ang connection yan. Bali, ang kinailangan ko lang dyan kasi nagpalit ako ng susian, nagpalit ako ng ignition switch na pang R150 mga bro. Ayan. So, bali, wala na yan. Ngayon, alam ba dito yung accessory wire na tinatawag mga bro? Kagamit lang tayo ng, ayan, test light. So, itong clip ng test light, so ilalagay natin sa negative yan. Dito, clip natin.
Yung kulay pula na yan, mga bro. Yung kulay pula na yan, ito. Yung kulay pula na yan, laging may laman yan. Kahit patay yung ating ignition switch. So, try natin, ha. Yan, kita nyo yung this light, mga bro. May ilaw. Yan, oh. Diba, may ilaw siya. Yan. Kahit patay yung ating susian, laging may laman to. Yung kulay red. Ito po ay papunta ng battery. Yan. Tapos, ito, wala na yung, yan, walang green, wala rin yan, to. Ito naman kulay black na ito, mga bro. Hindi kita, eh. Atras natin. Itong kulay black na ito, mga bro, di ba wala? Ngayon, pag inon nyo yung ignition switch, nagkakaroon yan, i-on natin, yan, di ba? Patay. Pag binuksan natin, yun, nagkakaroon siya. So, ito yung tinatawag na accessory wire, mga bro. Bakit accessory wire? Kasi dito nakakabit yung ating mga accessories, kagaya ng busina, ng signal light, ng headlight, at iba-ibang accessory mo ng motor, mga bro. So, dito tayo magkakabit ng, ayan, dito natin ikakabit yung kulay red. So, ikabit na natin. Tanggalin na natin. Kung nakita nyo, mga bro, mayroon ng pinagkatanyang kasi nagkabit na ako dito ng LED light. Kung nakita nyo naman yung LED light natin, ayan o, pakita ko sa inyo. Ayan, mga bro, pansin nyo. Ayan, kita nyo yung kulay blue na yun. Ayan, kita nyo yun. So, yun. Bali, ito yun, mga bro, yung switch nya. Kaya, dito na lang tayo magkakabit. Para hindi na tayo magsugat ng panibago, mga bro. Ayusin natin. Para medyo maganda tingnan. Tsaka iwas loose connection, mga bro. Ayusin nyo, mga bro, yung pagkakabit. Gandahan nyo na lang para maiwas yung loose connection. Kasi baka tumatakbo kayo. Pag na-vibrate yan, makakalas yan. So, magmamalfunction yung iyong voltmeter. O kung ano man na ikakabit nyo sa accessory wire, mga bro. Ayan. Ito na yun. Bali, pagsamahin na natin to, mga bro. Ayan, mga bro. Kung nakita nyo, okay na. Ngayon, nakabit natin sa accessory wire. Medyo bitin lang yung pula, eh. Ayan. So, mga bro, nakabit na natin. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. So, ayun, mga bro, kung nakikita nyo, nakabit na natin yung kulay red, yung positive, kinabit natin sa accessory wire. Ngayon, ito naman na itim, mga bro, ito yung ating negative. Ngayon, saan ba natin ito pwedeng ikabit? Ito, mga bro, negative, kahit saan, basta negative. So, any body metal parts ng motor, mga bro, is negative. Siguraduhin nyo lang na walang kalawang, walang pintura, para maganda yung kapit. Ayan. Tapos, kung nakita nyo, mga bro, yung kulay green na yan. Ayan, di ba, ang daming kulay green. Ito, kulay green. Ayan, kulay green. Ang groundings ng Rossi, mga bro, o ng mga ibang China bike, kadalasan is kulay green, kaparehas ng Honda. So, ngayon, maghalap lang tayo dito ng kulay green. Siguro, dito na lang, mas malapit. So, dito tayo mag-tap ng kulay green. Yan. Dito natin itap yung negative. So, balatan natin to. So, bali, mga bro, nabalatan natin yung kulay green. Ayan. So, dito tayo magkakabit ng ground. Medyo hinabaan ko, mga bro, yung splicing, yung pagkabalat nito. Kasi maliit lang yung wire niya, eh. Para siguradong kumapit. Ngayon, dito natin siya ilalagay. Ayan, okay na, mga bro. Tapos, syempre, huwag nyong kakalimutan, lagyan natin ng electrical tape para maganda. So, ayan, mga bro, nakabit na natin. Ngayon, lagyan na natin ng, ayan, ayusin ko na, lagyan ko ng electrical tape para maganda tingnan, mga bro. So, ayan, mga bro, kung nakita nyo, nakabit na natin. Ulitin ko, yung kulay red, kinabit natin sa accessory wire. Tapos, yung kulay black, ito, kinabit natin sa ground. So, ngayon, itatry na natin kung gumagana ba. So, ayan, mga bro. Diba? Try natin. Siyempre, hindi gagana yan kasi naka-off pa yung ignition switch. Buksan natin. So, ayan, mga bro, kung nakita nyo, meron tayong 12.3. Kaso, hindi natin mapapaandar yan, mga bro, kasi mayroon tulog na bata dito. Ayan dyan, nakita nyo yung kwarto na yan, mga bro. So, mayroon bata dyan. Tulog at baka magising. So, ayan, 12.2 na lang. So, ganun lang, mga bro, yung pagkakabit ng voltmeter sa DL150. Sana nakatulong sa inyo, mga bro. Ngayon, kung mayroon pa kayong gustong itanong, kung hindi nyo naintindihan, so, i-comment nyo na lang, mga bro. Medyo mahina yung buhis natin ngayon kasi maraming tulog ngayon, eh. Diba?
Ganda kasi kakatigilan ng ulan dito mga bro eh. Kaya, ayan. Tulog. So ayan mga bro, siguro hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagbabalik ng mukha kasi napakadali lang naman yun. So sana, nakatulong sa inyo yung video na ito mga bro.